Good morning, good morning. For today's episode, pag-uusapan natin tong battery nito. Ito ang EcoFlow Delta 2. Tara, simulan na natin. Mula sa matataas na bundok, hanggang sa kasulok-sulukang gubat, ultimate dream namin na ma-document ang amazing landscapes at incredible wildlife dito sa Pilipinas. Ako si Dennis. At ako naman si Celine. Kasama ng aming mobile home na si Eli the Camper Van, kikilalanin at susubukan naming tunghayan ang lahat ng magic na meron tayo. Ito ang aming mga adventures. So, itong EcoFlow Delta 2 ay pinahiram sa atin ng EcoFlow Philippines para mapaglaruan natin dito sa van life natin. May kasama siya nito, yung EcoFlow bag niya. Suot na natin para hindi ko natatanggal-tanggalin habang ginagawa tong video na to. Laking tulong nito. Iwas sa disgrasya kapag matapunan ng onting tubig. Alam mo naman, dito sa van natin ay napakasikip lang. Yan. So, itong EcoFlow bag, hindi siya nakaka-estorbo dun sa mga features ng pinaka-battery natin. Katulad na lang ito. Yan. Kahit nakabag siya, meron pa rin airflow na mangyayari. Babalik kami dun sa taas, sa Santo Domingo para sa ginagawa nating project. Pero dadali natin itong EcoFlow kasi kailangan kong gumamit ng laptop at walang masasaksakan ng kuryente doon. So, tamang-tama. Itong EcoFlow Delta 2 natin ay medyo lobat na. 13% siya ngayon. Yan, pakita ko sa inyo itong EcoFlow app natin. 14%. Tapos kakasaksak lang natin dito. Yan, nakikicharge tayo dun sa kapitbahay natin kung saan babayaran na lang natin sila para sa kuryente na nagamit natin. So, charge muna natin tong EcoFlow Delta. So, right now, napakabilis ng charging niya via 220 volts, 1.2 kilowatts. So, from 15%, 1 hour lang yung charging niya. Ayos. So habang nagja-charge yung EcoFlow Delta 2 natin sa AC outlet, yan, nandito tayo sa taas ni Eli the Camper Van. Papakita ko sa inyo yung solar panel natin from EcoFlow Philippines. Dalawang solar panel to, tig 100 watts, and ayun, saktong-sakto naman dito sa taas ni Eli the Camper Van. So ang ginawa na lang namin, naka-bolt yan dito sa roof rack, pero yung kabilang side naka-zip tie lang kasi hindi siya sumakto dun sa roof rack ni Eli. Pero safe na safe pa rin naman itong solar panels sa taas ni Eli. So mamaya pagbalik natin dito kay Eli the Camper Van, saka natin ito try itong mga solar panels. Yung mga wire ng solar panel yan, dito dumadaan sa gilid. Naka-zip tie yan mga yan para hindi kung saan-saan pumunta. Tapos naka-parallel silang dalawa. Papunta dito sa likod ni Eli. Yan, meron dyang maliit na daanan kung saan sakto lang yung wire. Papasok doon sa sakyan. Ganda kasi very low key lang nung solar panel. Hindi siya halatang merong solar panel pagka nandito lang sa baba. Time check tayo, 7 a.m. na at 84% na yung EcoFlow Delta 2 natin sa charging. So napansin ko lang na pag na-reach na niya yung 80%, bumababa na yung input niya. Nasa 600 watts na lang siya ngayon. Pero ang sabi naman ng EcoFlow, yung fast charging niya ay from 0% to 80% within 1 hour. So, yun, legit naman siya, astig. Ito yung isa sa mga na-impress agad ako sa na-feature ng EcoFlow Delta 2. Yung fast charging niya, astig lang. So, getting ready na rin kami para umakyat nun sa Santo Domingo. Yan, dadali namin tong laptop. Of course, yung EcoFlow Delta 2 natin, saka yung mga camera. Tara! Ito nga pala ang rides natin for today's video. Para sa ginagawa nating project, secure lang natin yung EcoFlow Delta natin dito. Tapos tara na! We'll be right back.
saw the dreams that only came to pass them by. Here's to the broken man who stood and watched when he heard you can. 'Cause it shows me that faith is more than sight. Real world test pala. Ayos. Isa sa nagustuhan ko kaagad dito sa EcoFlow Delta 2 ay napakadali niyang bitbitin kahit saan. Ito nga, gamit na gamit natin ngayon dahil kailangan natin ng laptop natin para ma-view natin yung mga photos na kuha ng mga kabataang Manobo para dito sa ginagawa nating project. Always your voice to sing along. Not the time to watch. Grab a hand and make this day our march. Pulling down the walls we cross, fighting through the wars we lost. Looking for the day when we have won. Hindi lang isang beses namin nadala ang EcoFlow Delta 2. Dahil sa mga sumunod na araw, ang mga elders naman ng community ang gumamit ng mga kamera para i-document ang pang-araw-araw na buhay nila. At syempre, tayo naman ang magda-document sa kanila bilang parte na rin ng ginagawa nating project dito kasama ang Salumayag Youth Collective for Forest. Okay, nakabalik na tayo dito kay Eli the camper van. Time check natin, 11:50. At ito, buti na. Grabe. Kasalukuyang 79% yung EcoFlow Delta 2 natin. Konti lang yung nagamit natin. 2 to 3 hours tayo nag-laptop. 79% pa rin. Ayos. So, check natin kung gaano kalakas yung solar ngayon. Ayan, saksak lang natin itong solar panel natin. Checking. So, grabe. 156 watts yung nakaharvest ng solar panel natin ngayon. At 2 hours lang daw, marirecharge na niya yung EcoFlow Delta 2. Full charge? Full charge. 1 hour and 45 minutes. Astig pala eh. Sobra-sobra tong solar power natin. Pwede nating isaksak dito yung Starlink para makatipid sa kuryente. So, saksak ulit natin. Yan, 18 watts lang yung nakukuha ng Starlink. 18, 19, up to 30 to 40 watts yung Starlink. So, nagre-reboot pa kaya mahina pa yung output. Yun, sobra-sobra to. Kasalukuyan nasa arawan din yung Starlink natin. So, dito pala sa pinagpa-parkingan natin, dito rin naglalatag ng mga inani. Yan, may mga mais ngayon na nakalatag. Binibilad. Wala kasing data dito, kaya gamit na gamit natin yung Starlink. At saktong-sakto naman na meron tayong solar panel ngayon from EcoFlow Philippines. Yan. Kaya nakakalibre ng kuryente ang Starlink at yung rep natin. Okay, kain na muna tayo. Ooh, ang ulam natin for today's video ay creamy kineme. Vegan stroganoff. Ano? Stroganoff. Stroganoff daw. Ewan. Creamy kineme na. Oo, ayan o. O, ininit lang namin yan. Tapos ito, tira nung sinaing kagabi. Init-init lang tayo. Tadakimasu! Tara, nandito tayo sa bagong camping site natin ngayon, which is mapapanood nyo next episode yan. Dahil 10K na tayo, malamang sa paglabas nitong episode na to, meron tayong van tour. Pero sa next week pa yon. For now, pagpatuloy natin tong pag-explore sa EcoFlow
Delta 2. So ngayon ang gagawin natin, pagsasabay-sabay natin lahat ng appliances natin. Check natin kung ilan appliances ang pwedeng pagsabay-sabayin dito sa EcoFlow Delta 2. Meron tayo dito yung laptop namin, ayan, naka-open yung Premiere Pro para yung wattage niya ay mas mataas kaysa sa normal na gamit. Ayan, ito, makikita nyo, ito yung episode natin ngayon na ini-edit ko pa rin. Nakasaksak na yan, laptop na yan. Tapos meron tayo dito, cellphone, dalawang cellphone, saksak pa natin itong isa. Sa fast charge, ayan, fast charge tayo. Okay, yun o. Tapos, of course, yung Starlink natin, saksak natin dito sa likod. Booting up na yan. Check natin kung ilang wattage na, nasa 67 pa lang. Of course, yung 12 volts rep natin, sasaksak din natin dito sa likod. Okay, so yung 70 watts pala ay dun sa AC outlet pa lang. So meron tayong ditong AC, 12 volts, saka USB. So sa 12 volts DC saka USB, meron tayong 21 watts. Tapos AC ay 126 watts. So ang output nitong EcoFlow Delta natin ay 1,800 watts. Meaning, pwede niyang pagsabay-sabayin ng mga appliances, gears na nakasaksak basta hindi lalagpas ng 1,800 watts. So ito, pinakamataas na load namin dito, itong initan ay 200 watts. So saksak din natin. Yun! Nag-800 watts yung AC bigla. Dahil sobrang lakas nga nitong initan na to. At ano pa? Ano pa pwede natin isaksak? Parang yun lang. So meron tayong dalawang cellphone, isang laptop, isang 12 volts rep, tapos Starlink, of course, at yung initan natin 200 watts. Sobrang dami pa natin pwedeng ilagay at wala na kami mahanap na appliance na pwede natin isaksak. So meron pa tayong additional 2 USB-A. Dito sa harap, tapos USB-C na pwedeng saksakan. Tapos sa likod, meron pa tayong extrang isang 220 volts outlet. O nga pala, hindi natin sinaksak sa solar panel ito para mas makita talaga natin yung reading. So sabi dito, 3 hours natin pwedeng pagsabay-sabayin lahat. So sa in real world naman, hindi naman natin siya pinagsasabay-sabay. Itong pinakamalakas natin, 15 minutes na to. 30 minutes, okay na to. Tapos yung laptop, hindi naman palagi. Itong rep saka ano lang, Starlink, which is nakita nyo na naman sa mga unang part nitong video na to na ginagamit natin. Itong rep saka Starlink, kayang-kayang isupply ng solar panel natin sa taas. Para sa gabi, yung charge nitong EcoFlow Delta 2, ayun yung gagamitin niya. Para mapagana tong Starlink saka 12 volts. Ayan, astig. So kung may naiisip kayong appliances gear na gusto nyo malaman kung ilang oras pwedeng mapagana ng EcoFlow Delta, itong EcoFlow Delta ay merong 1,024 watt-hour. Gagawin lang natin para malaman natin kung ilang oras, kukunin lang natin yung wattage ng gear or appliances. Katulad na lang kunyari nitong initan natin, 200 watts. So ang gagawin natin, divide natin yung watt-hour nito sa watts nito. Ang matitira yung hour na lang. So, ganun lang pag kami naisip kayong appliances. Kasi, iba-iba naman yung gears natin eh. Maaring may gear kayo na wala kami na bigla kayo mapapatanong kung ilang oras ba magagamit. Ito yun. Grabe. Ayun, napakarami nangyari. At kung saan-saan natin na-test itong EcoFlow Delta 2 natin. So, ano masasabi mo sa performance ng EcoFlow Delta 2 saka ng solar panel natin? Ako, sobrang impressed talaga ako dun sa efficiency ng solar panels. Kasi 200 watts lang yun, tapos buhay na buhay sa umaga at pag maaraw, yung ref at saka yung Starlink. Hindi lang sa umaga kasi pag gabi, ito namang EcoFlow Delta 2 ang magagamit kung ano man yung nakasaksak mula ng umaga. Ibig sabihin na, no, parang nasusustain ng solar panel yung konsumo. So, very impressed ako dun. Kasi meron kaming solar panel dati, foldable, which is sobrang hina niyang ano, mag-catch ng solar energy. Kaya hindi rin namin palagi nagagamit. Oo, tapos malaki kasi siya. Hindi kasi sa taas. Hindi katulad nitong solar panel natin sa taas na perfect very na perfect. Low-key lang siya. Hindi halatang mayroong solar panel. Yes. So ako naman, nagustuhan ko sa bukod sa ayun nga, efficiency nga nung pag-charge through solar panel, yung napakabilis niya mag-charge. 1.5 hours, full charge na siya from zero. Via
220 volts yun ah. So para ka lang nagcha-charge ng cellphone. Nag-isa pa rin sa nagustuhan ko yung portability niya. Mm-mm. Kung saan-saan natin siya nadala nga nitong episode na to. Tapos nasakay namin sa Skylab, nadala sa community. Sobrang perfect for the work that we do. Tama. Of course, nung wala pang EcoFlow Delta 2, meron na tayo talagang ginagamit na powerhouse, which is mapag-uusapan natin sa van tour natin next week. Pero napakagandang addition nito sa amin, sa van life namin. EcoFlow, baka naman. Convince nga kami, pag-ipunan nga namin ito. kailangan din namin yung portability nito, pati ng solar panel. Kasi kung saan-saan kami kailangan pumunta, which is hindi namin maidala si Eli katulad ng nangyari sa episode na to, kailangan natin ng power source. Ayun, ito, nakakabit pa rin itong inita natin kasi kasulukuyan kaming nagsasaing sa inita na to. Ang sa tingin kong mas pinaka-binabayaran dito sa EcoFlow ay yung technology niya. Yung super fast charging niya, no, sa 220 volts. Tapos fast charging din yung solar panel. Sa tingin ko, ayun yung pinaka talagang binabayaran dito. So, ayun, maraming salamat sa panonood at pagsama ulit sa amin sa pagdala sa EcoFlow Delta 2 sa adventure namin. Sa real world test. Yo. Hindi namin binave ito. Talagang kung saan namin lalagay, doon namin lalagay. Kasi kailangan maano niya yung lifestyle namin. Makasabay siya. Makasabay. At nakasabay naman siya. So almost a month namin siyang tinest in the real world. And very impressed and very happy kami sa performance ng EcoFlow Delta 2 at saka ng solar panels. Maraming salamat sa panonood and see you next episode. Van Tour!